ang ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Kapag ako'y naitaas, aakitin ko ang lahat ng sa akin ay makaharap, upang sila ay maligtas. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na ating mahal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpatid, ngayon, adusin ng Setyembre, pang-apat na araw mula noong kapanganakan ng Mahal na Birhen, ngayon ay kapistahan ng banal ng ngalan ng Mahal na Birhen Maria. Ang kanyang pangalan sa Hebreo ay Miriam, na isalin sa Griego na Maria at nahatid sa atin sa iba't ibang lingwahe na Maria o Mary. Sa araw ngayon, atin pong isama sa misa ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Nazareno at ng pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. At ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa pamitan ng live streaming, Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Ating isama rin sa misa natin ngayon ang mga namatay dahil sa lindol sa Turkiya, ang mga naapektuhan dahil sa baha at iba pang kalamidad, at isa pang intensyon para sa kamaypaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo taga Colossae, sinasabi niya na nabuhay muli ang mga nananalig sa ating Panginoong Hesus dahil sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus, at naligtas sila. Sa ating Ebanghelyo, tayo po ay tinuturuan ng ating Panginoon kung paano sumunod sa Kanya. Siya, matapos noong nanalangin sa Diyos na Ama, ay Kanya pong hinirang ang 12 na tinatawag niyang mga apostol na siyang maghatid ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Tayo rin ay tinatawag na magsasaksi sa ating buhay panampalataya at ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga nangangailangan nito. Ngunit sa ating kahinaan, dahil hindi naman tayo tulad ni Maria na walang bahid sala, tayo po nangailangan ng patawad ng Diyos. Kaya minin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, habang iyong anak na sa damba ng cross na banal, nilub niyang tanghali ni Mariang Berhing Mahal, bilang ina naming lahat ayon sa kanyang kapasyahan, ipagkalubong kaming napapaampon sa kanyang pagsanggalang, ay madulutan ng lakas ng loob sa pagtawag sa kanyang ngalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tunuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya. Dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinag-uukulan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggit nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umahon si Jesus sa isang burol na magdamag doong nananalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinanganlan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Hudiya at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tero at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang
Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Atin rin bigyan papugay ang mahal na Birhen Maria. Ngayon, ang pangalan ng mahal na ina nating lahat, na ina nating Panginoong Hesus, na Maria, sa Hebreo, sinabi ko kanina, ang kanyang pangalan ay Miriam. Napakagandang pangalan. Talagang hinirang siya, hindi lang sa pangalan, bagkos sa kanyang kalisinisan upang maging ina na tagataglay ng ating tagapagligtas, ang ating Poong Hesus Nazareno. Sapagkat yon ang katuparan ng pangako ng Diyos Ama na tayo ay kanyang iligtas. At ang kaligtasan niya ay napahayag na sa pamagitan ng mga nananalig na sumusunod, na kahit sila ay hindi mga Hudyo, gaya ng mga taga-Kulusas ayon pa sa unang pagbasa, sa sulat San Pablo sa Kulusas, Kapitulo 2, versos 6 hanggang 15, silang lahat din na tumanggap sa Poong Hesus na siya ang Mesiyas ay namatay sa binyag sa pagkamatayan ni Kristo at sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus, sila'y nabuhay muli din. Noon, namatay sila dahil sa kanilang panampalataya na mali. Nagkaroon sila ng panibagong buhay sapagkat iniligtas sila ng ating Panginoon. Sapagkat, ayon pa sa ating Salmo 144, ang pag-ibig ng Diyos ay dakila, hindi kumukupas, at mapagmahal siya sa atin. Kaya dahil sa kanyang pag-ibig at dakilang pagmamahal sa atin, siya po'y nagbigkas at ang kanyang binigkas na salita ay nagkatawang tao. Salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria. At ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, verso 12 hanggang 19, ang ating Panginoong Hesus na mayroon ng mga alagad, mga disipulo, ay naghirang ng 12 na mga apostol. Apostol, mula po sa apostolis na ibig sabihin, pinapadala, mga misyonero, upang sila ang magpapatuloy sa misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At sila pong lahat ay may mga kakaibang mga tinatawag nating personahe o pagkatao. Ngunit tinanggap sila ng Panginoon, hindi sa kanilang mga kahinaan, hindi sa kanilang mga kaayusan at buhay, bago sila'y hinirang ng ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa kanila at dahil sa panampalatayang napahayag ng mga apostol. Una, dapat po nating tingnan na ang lahat na kanyang hinirang ay hindi po mga maituring na mga taong may mga mataas na pinag-aralan o dili kaya matanyag ang kanilang mga kaayusan. Bagkos sa mga ordinaryo na mga mangingisda, mayroon pang tagapagsingil ng buwis, at mayroon pang iba na kung anong mga trabaho. Maski ang mga tinuturing na mga kabayan o makabayan na grupo ay kasama ng ating Panginoon. Kung atin pong tingnan, una si Simon na pinagngalanan ng ating Panginoong Hesus na Pedro. Pedro, mula sa salitang Griego na Petros, ibig sabihin bato, sapagkat siya ang matibay na pundasyon na kung saan itong 12 ay isang panibagong pundasyon na. Ang luma na
Jerusalem at Israel ay nasa pundasyon ng 12 na tribo na mula sa 12 na anak ni Jacob. Ngayon, itong 12 ay mga hinirang ng ating Panginoong Hesus na sila naman ang magiging pundasyon sa bagong sambayanan ng Diyos na pinamunuan ni Simon na tinatawag na Petros o Bato dahil siya ay masigla. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 14, verso 28 at sumusunod. Pero may kahinaan siya na madali siyang manghihina. Nagtatwa nga siya ng Panginoon. Si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, ay kasunod ng mga pinili. Handa silang mag-alay ng buhay. Pero sila ay mga anak ng kulog dahil medyo violente. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 17. Si Felipe, mahusay siyang magpunta sa iba at ipakilala ang ating Panginoon. Kaya nga, pinuntahan niya si Nathaniel Bartolomeo. Pero, hindi siya gaanong praktikal sa kanyang mga pamaraan. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 30 at sumusunod. Si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, medyo may pagka-practical. Pero kakaunti lang ang mga resources nila. Gaya noong nagparami ng pagkain ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 8-7, ay ang nakuha niya isang bata na may 5 na tinapay at 2 isda. Yun namang si Nathaniel Bartolomeo ay walang pagtanggap sa mga taga Nazareth dahil siya ay nagdududa. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 46, si Tomas nagdududa. Hindi siya maniwala sa sinasabi ng kanyang mga kasamang mga apostol na nabuhay muli ang Panginoon. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 24 at sumusunod. At si Matthew, na taga-singil ng buwis, ay isang publikano na naningil ng buwis para sa Roman Empire at tinuturing na makasalanan ng mga Israelita. Si Simon na Zelote o makabayan ay siya yung kasama ng grupo na nagrebelde sa Roman Empire. Nabasa natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, verso 15. At si Judas na siya yung taga-hawak ng pera ay naging taksil. Ang iba na mga apostol gaya ni Judas Alpios at Judas Tadeus, si Santiago na Alpios, ito yung mga naidagdag. At nung nawala na si Judas, si Matias, na 12 na mga apostol upang maipahayag na ang ating simbahan ay isang panibagong hinirang na bayan ng Diyos. At dahil tayo bahagi at nagiging mga buhay na bato, buhay na bahagi ng katawan ng ating Panginoon na siya ang ulo na tinatawag na mystical na katawan na simbahan. Hanggang ngayon ay kailangan nating tingnan na dahil sa pananalig ng bawat nag-aalay ng buhay ng mga martir, ng mga apostol at ang mahal na Birhen Maria na siyang tunay na nanalig sa ating Panginoon na hanggang sa huli sa kamatayan ng ating Panginoon na nariyan siya, ay nagpapatibay ng ating simbahan kahit sa iba't ibang mga hinaharap na mga problema. Magpahanggang ngayon, iba't iba ang mga suliranin na hinaharap ng simbahan. At kayo ay naging saksi sa iba't ibang mga pagsupok ng simbahan. Bahagi tayo ng simbahan, kayo at ako,
ay bahagi ng mistikong katawan ng ating Panginoon. Kailangan nating ipairals, kailangan nating ipahayag na sa ating pagkakaisa, kailangan na ating isentro ang ating mga puso sa Panginoon. Sapagkat iisa tayo sa pangalan ni Kristo. Iisa tayo sa Kanyang pag-alay, buhay para sa atin. Iisa rin tayo sa tinatanggap natin sa panahon ng misa na Kanyang katawan. Dapat magkaisa tayo lagi at hindi magkawatak-watak upang tayo sa ating pagkakaisa ay maging instrumento ng tunay na pagbabago ng sambayanan na ating isentro sa Diyos at hindi sa mga makamundong makapangirihan at kayamanan, na ating isentro sa pag-ibig at katotohanan, katarungan, kapayapaan at pagtataguyod ng buhay. Naway, maging matibay tayo dahil nananalig tayo at umaasa sa Panginoon na may dakilang pag-ibig sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang Kanyang hinirang upang sundin ang Kanyang kalooban. Marangin tayo ng may panalig sa Diyos na nagnais na ang Kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan at atin pong itutugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumaon naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangirihang Diyos, narito kaming nanalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamagitan ng iyong tuwang na anak. Siya na buhay at naghahari, magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin basbasan ng sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagitan namin sa mahal na Berhen, ning namin ang aming paghahain ay takipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog sa ikalulugod mo kailanman. Sa pangitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparinto na marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinarangalan ng Mahal na Birhing Maria. Bukod mong pinagpala ng sa babaeng lahat ang Mahal na Birhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina na iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal ang Birhing Maria ay naging isang inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa namang insisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaisimitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Kaya ng Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Lord is with you. And blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God. You're the woman, Mary's your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria, Ave to the eve of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God. You're the woman, Mary's your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa hayang nagbibigay buhay, sa pangitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kanang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yun pong wala pang Leksyo Divina para sa pong Isus na sa ino, available po po ito, 130 pesos po bawat kopya doon sa information card. Maraming salamat po sa inyong pakilawak ngayon sa ating banal na misa na tayo ay nagdiriwang para sa kapistahan ng kabanal-banalang at kamalmahalang pangalan ng mahal na Birhen Maria. Salamat sa mga narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at ang bansang labanan ni Jesus Nazareno, ang mga naugnay sa pitan ng live streaming sa iba't-ibang social media platform na cross-posting sa iba't-ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalaing kayo ng Diyos. Salamat sa naglilingkod ngayon, pagpalain kayo ng pong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pasbas, mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayagos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na manila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga namiyahin na salan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalala ng pangako ng sa minyag na ikaw ay kaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.